Ah, good day mga kaputingting. Ah, dito tayo ngayon sa Jansenville. Kasi may siservisan tayo ng washing machine na magpapagawa. Ah, puntahan na natin mga kaputingting. Samahan niyo ako mga kaputingting. Ah, mga kaputingting, andito na tayo ngayon sa ano, nagpapaservice sa washing niya. Sir, anong problema nitong washing mo, sir? Bali pag yung ano lang yan, yung dryer niya. Ah, bali pagka ano, pagka maraming load. Mga 2 kilo hanggang 3 kilo ayaw nang umikot. Ah, kung sa baga mabagal sir, hirap siyang umikot, sir. Ayaw talagang umikot. Oo, sige sir. Talaga. Ah, check up na. Pero pagka ano, pagka yan, kagaya niya, walang load. Pag sinaksak mo yan at dryer mo, iikot talaga. Ah, mabilis siya. Pero pagka may load na siya, basa, ayaw niya nang umikot. Ah, sir, titignan natin ngayon, sir, ha? Okay, anong problema niya? Pwede bang kumaway saglit? Oo. Oh. Okay na, sir. Yan. Okay na, mga kapulinteng. Titignan lang natin yung washing niya kung anong problema. Siguro, ano ko nito, mga kapulinteng. Sa tingin ko lang, mga kapulinteng, hindi ako sigurado. Pero sa base sa mga nagagawa ko mga washing machine, ang problema lang ito sa tingin ko mga kaputa, siguro starting capacitor, basic na basic lang to pag mga ganitong sira. Umaandar siya pag umiikot daw siya pagka mabagal yung pagka walang laman yung ano, mabilis yung ikot niya pag walang laman. Pero pag may load na daw mga kaputingting, hindi daw siya, iikot siya pero mabagal. Siguro starting capacitor lang ang problema nito mga kaputingting. Sir, piling paki ano sir? Saksak. Paki saksak po. May problema. Ayan. Testing nyo natin. Okay, testingin natin. Ay, nilagyan mo na pala na yung laman na yan siya, no? Oh, sige, sir. Sige po. Kaya nga ayaw, ayan. Sige, sige. Pakita natin. Hindi yan under, sir, pagka. Ayaw. Ganun-ganun lang. Oo, kumakalog-kalog lang siya. Mabagal lang siya, kumakalog-kalog. Sir, ngayon, sir, mayroon tayong bibili na pyesa, mga kabuting-ting. Siguro, ang bibili natin dyan, mga pyesa. Kailangan siguro natin ito, sir, kailangan ng starting capacitor. Ang sira nitong washing machine mo sir, sa tingin ko lang po starting capacitor. Ang starting capacitor nitong dryer mga kabutingting kasi sa washing dual tong washing niya mga kabutingting, ito washing, ito dryer. Okay. Papalitan lang natin ang capacitor to. Capacitor lang. Capacitor. Oh, yun lang ma. Oh, yun lang, sir. Sir, paki-ayos na lang kasi hindi ako makapaglaba eh. Alam mo naman yung trabaho ko pang matigasan to. Kasi talagang hindi ako makapaglaba eh. Namuong problema ako, hindi ko magawa yung magampanan yung trabaho ko eh. Oh, sige, sir. Tulungan mo naman ako. Sana matulungan mo ako sa problema ko. Itong washing machine na to, ang pinakasandata ko eh sa trabaho ko eh. Okay, sige, sir. Ayusin natin ngayon yan, sir. Kukuha tayo ng pisa sa ano mga kabutingting sa box natin, mahiwagang box. Ito yung ipapalit natin, starting capacitor mga kabutingting. 5UF lang to kabutingting kasi ang motor ng dryer mga kabutingting maliit. Kaya kailangan yung microfarad niya mababa lang din, mga 5. Ito na yung mataas na maganda yan mga kabutingting, oh. 5UF yan. Kakabit na natin to mga kabutingting. Ito mga kabutingting, parang pares lang din to sa ano mga kabutingting sa electric pan. Ang wiring nitong dryer mga kabutingting, tatlo lang to. Hindi katulad sa electric pan, marami. Yan mga kabutingting, oh. Ito yung linya ng ano dryer, tatlo lang. Kaya lang naman to dumami kasi dual kasi to mga kabutingting eh. Mayroon ding linya yung washing. Ito naman
wire sa taas mga kabutingting, ito yung sa timer. Ang timer ni ang ano nitong wirings ng dryer mga kabutingting, itim, violet, kulay gray. Ang babaklasin lang natin mga kabutingting, ito lang linya ng kapasitor. Kulay violet. Ito yun mga kabutingting, oh. Ito yung sa kapasitor. Hindi nyo nakikita yung kapasitor mga kabutingting kasi dual to eh. Isang kapasitor pero dalawa yung dinadalang ano. Dalawang dinadala, kapasitor ng washing tsaka dryer. Ito mga kabutingting, pares lang din to sa kapasitor ng ano, washing electric pan. Kahit magkabaliktaran wala siyang problema. Ang tatanggalin naman natin isa mga kabutingting, itong kulay gray. Yung itim wag na natin pakialaman yan kasi live yan eh. Live or common. Ang tatanggalin natin mga kabutingting ito. Violet. Tsaka itong kulay gray. Yung itim hindi na natin pakialaman kasi ano lang yan, common yan. Basic lang to mga kabutingting. Pag mga ganito, pag mabagal, katulad din sa electric pan, pag mabagal, ang ano niya, ikot, pwedeng sa kapasitor lang. Katulad nito, mabagal lang din ito mga kabutingting. Bibili lang kayo ng 5UF. Kita ba? 5UF. Ayan. 5UF lang mga kabutingting. O, kahit ilang voltahe dyan. Ito, nakalagay dito, 450 volt. Yan lang mga kabutingting. Susubok lang natin to mga kabutingting. Hindi muna natin lalagyan ng ano niya. Ito yung itong maganda na pang ano, pang clip. Hindi na tayo gagamit ng ano, electrical tip. Yan ang maganda. Ang tawag dyan mga kabutingting, umbrella clip. Kaya siya tinawag na umbrella clip kasi para siyang payong na clip. Yan, sasaksak natin kabutingting para masubukan kung bumilis na pa. May load na to, sir, ano? Yes, meron na yan. Yan, titignan natin mga kabutingting kung mabilis na ba. Yan na mga kabutingting, oh. Mabilis na yan mga kabutingting. Simple lang. Kaya lang siya kumakalok mga kabutingting kasi siguro hindi pantay yung pagkalagay. Kanina, gumaganon-ganon lang yan siya, kabutingting. Yung ano niya, yung tap. Ito yung tap, oh, na sinasabi ko. Ito yung tap, mga kabutingting, oh. Mahaba yan na, mataas. Mahaba na mataas. Yan yung tab mga kabutingting. Okay na yan mga kabutingting. Ngayon mga kabutingting, nalagyan na natin ng clip to. Napakasimple lang na to mga kabutingting pag sundan nyo lang tong ginagawa ko. Ito kasi sa bagay mga kabutingting, itong brand ng washing nya, Sharp. Putulin lang natin. Yan yung isa. Babasahin lang natin ulit kabutingting yung ano tawag niyan yung laman para malaman kung yan nakabasa na yung ano mga kabutingting. Susubok natin yung ano timer kung mabilis. Yan na mga kabutingting, hindi katulad kanina mga kabutingting gumaganon-ganon lang yung ano niya. Yung tab, hindi siya umiikot na mabilis kaysa baga hindi nakakapiga. Tip ko lang din sa inyo mga kabutingting, ano? Pag yung dryer nyo mga kabutingting na hirap siyang umiikot, siguro nasobrahan sa ano, laman or load. Meron ding iba mga kabutingting, siguro nanghihinayang sa kurente, hindi natin alam. Kasi iba-iba paggamit eh. Yung paglalagay natin ng load dito mga kabutingting, yung iba pinupush nila para maraming laman.
Sa tingin ko mga kabutingting, para sa akin lang, siguro para sa akin, mali. Kasi mayroon tong ano eh, kilograms. Katulad nitong dryer niya, 7.5 lang. Dapat, hindi nyo siya isasakto sa 7.5. Siguro mababa, 7.5, pwedeng 6 kilograms lang. Siguro, yun ang maganda mga kabutingting. Tapos, pag gumano naman yung dryer nyo, mga kabutingting, kahit mabilis umikot, ang may papayo ko siguro, aayusin nyo yung load kasi hindi siguro pantay yun. Sa iba mga kabutingting, dapat ito papatayin. Yun ang wag nyong gawin mga kabutingting, wag nyong patayin. Ito lang pag dryer mga kabutingting. Oh. Gaganyan mo lang siya, tapos pag huminto na siya, saka mo siya aayusin yung ano, mga kabutingting, yung load, yung laman, para yung ikot ng tab, maganda. Ito medyo kumalog-kalog lang naman kasi ito mga kabutingting kasi hindi siya puno. Ayan o, halos kalahati lang. Ayun, maganda. Ayun mga kabutingting, yun lang ang matitip ko sa inyo. Kailangan, sakto lang ang laman ng ano, ng dryer. Wag nyo na, hindi nyo na kailangan ipupos. Sir, okay na tong ano nyo sir, dryer nyo. Nako, salamat naman kabutingting dahil please magagampanan ko na yung trabaho ko na maglaba. Kasi alam mo, matagal ako na may problema kasi dito nga sa dryer eh. Siyempre pagka kusot ko rito, manggagaling dito sa ano sa washing. So sinasampay ko kaagad tapos pigang-piga talaga ako kasi wala sira yung dryer eh. Nandahil sa iyo eh magagampanan ko na nang maayos yung tungkulin ko bilang isang tigasing labandero kasi maayos na yung ano eh yung kayo pala dryer. Yung taga-laba talaga sir, hindi pala yung misis nyo. Ay hindi, ako ang naglalaba rito, ako ang tigas dito eh. Okay naman, at least satisfy ako dahil sa service mo na naayos mo yung dryer, no? Hindi na ako mahihirapan, wala nang problema sa akin ang paglalaba. At least ngayon na maayos na yung ano yung dryer, hindi na ako mahirapan sa paglalaba. Bukas magagampanan ko na yung araw-araw na gawain ko, yung maglinis ng bahay, maglaba, saka magluto. Magagampanan ko ng maayos dahil ayos na yung dryer. Hindi na ako magpipiga ng gusto ng grabing pigang-piga, di ba? So salamat sa iyo. Magkano ba yung babayaran ko pala? Labor lang sir kasi hindi naman masyadong malaki ang sira ng dryer nyo. Okay. At siguro 150 lang sir, okay lang sir. Ay, napaka-murang-mura na yan para sa akin kasi yung tulong na ginawa mo. Yun lang talaga sir kasi napaka-saglit lang po ginawa eh. Kaya naman po kung maningil pa tayo ng mahal eh. Yun lang po. Okay walang po problema, yun. Walang problema sa labor kasi at least ngayon yung ang mahalaga sa akin yung trabaho ko, magagampanan ko at pero, saka yung mga gawaing bahay pa mas mapapadali pa sa akin. Pero pwede nyo naman po dagdagan kung namurahan po kaya sir. Oo naman, may tip ka, Sige sir, salamat.